Paglapit kay Kristo, Kabanata 10, ang pakakilala sa Diyos. Marami ang paraang ginagamit ng Diyos upang pakilala sa atin at tayo may hatid sa pakikipag-isa sa Kanya. Ang katalagahan ay walang likat na nagsasalita sa ating mga sentido. Sa nakabukas na puso ay makikintal ang pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos na gaya ng nahahayag sa mga ginawa ng Kanyang mga kamay. Mauulinigan at mauunawa ng sino mang nakikinig ang mga pasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay ng katalagahan. Ang mga luntiang kaparangan, ang matatas na punong kahoy, ang mga buko at bulaklak, ang dumarang alapaab, ang lumalapag na ulan, ang lumalagaslas na batis, at ang mga luwalhati ng kalangitan ay pawang nagsasalita sa ating mga puso at inaanyayahan tayo na makipagkilala sa Kanya na gumawa ng lahat ng ito. Binuo ng ating tagapagligtas sa mahalaga niyang mga aras sa pamamagitan ng mga bagay na katalagahan, ang mga punong kahoy, ang mga ibon, ang mga balaklak sa libis ng kabundukan, ang mga burol, ang mga dagat-dagatan, at ang magandang langit. At 10 ng mga nangyayari at nakalilibot sa kabuhayan sa araw-araw ay mga inuugnay niya sa mga salita ng katotohanan upang malimit na magunita ng mga tao ang kanyang mga iniaral, maging nasa gitna man sila ng mga pag-aalaala sa araw-araw na pagpapagal. Nais ng Diyos na pahalagahan ng kanyang mga anak ang mga ginawa niya at sila'y malugod sa simple at mainhing kagandahan na ipinalamuti niya sa ating tahanang lupa. Siya'y maibigin sa maganda at ingit sa lahat ng nasa labas na kagandahan ay iniibig niya ang magandang likas. Ibig niyang paunlarin natin sa ating kabuhayan ng kalinisan at kasimplihan na siyang tahimik ng mga kariktan ng mga bulaklak. Mahalagang aral ukol sa atin. Kung makikinig lamang tayo ay mahalagang mga aral ng pagtalima at pagtitiwala ang sa ating ituturo ng mga ginawa ng Diyos. Mula sa mga bituin na sa buong panahon ay nagsisituntun sa itinadhan ng daan nila sa kalawakang walang landas hanggang sa kaliit-liitang atomo ang mga bagay ng kalikasan na itumatalima sa kalooban ng may kapal. Inaalagaan at inaalalayan ng Diyos ang lahat ng bagay na nialang niya. Siyang umaalalay sa di mabilang ng mga sanlibutang nasa buong kalawakan ay siya rin ang mga nagkakaloob ng mga kinakailangan na maliit na maya na masiglang umaawit ng munti niyang awit na walang takot. Pagka nagsisitong ang mga tao sa kanilang gawain araw-araw, gaya ng pagka sila'y nananalangin, pagka sila'y nahihinga kung gabi, at pagka bumabangon sila sa umaga, pagka ang mayaman ay nagpapa sa kanyang palasyo, o pagka tinitipo ng isang maralit ng kanyang mga anak sa palibot ng dulang na dahop na sa mga pagkain kinakailangan, bawat isa sa kanila ay magiliw na tinutunghayan ng Ama sa kalangitan. Walang tumutulong luha na di pansin ng Diyos. Walang iting hindi niya tinatandaan. Kung lubos lamang nasasampalatayanan natin ang bagay na ito, ay mapapawi ang lahat ng hindi marapat na pag-aalaala. Ang ating mga kabuhayan ay hindi mapupuno ng pagkabigo. Na gaya ngayon, sapagkat ang lahat ng bagay, malaki o maliit man, ay malalagay sa mga kamay ng Diyos, na hindi naguguluhihanan dahil sa maraming pag-aalaala o nanglulumo man dahil sa bigat ng mga ito. Sa gayon ay ating tatamasahin ang isang kapahingahan ng kaluluwa na madaon ng hindi dinaranas ng maraming tao. Isipin ang salibutang darating. Pagka nalulugod ang inyong mga sentido sa nakagagayumang kagandahan ng lupang ito, ay isip-isipin ninyo ang salibutang darating na hindi makakakilala ng dungis ng kasalanan at kamatayan sa buong panahon walang katapusan. Nadoy ang mukha ng katalagahan ay hindi na magtataglay ng animo ng sumpa. Ilarawan ninyo sa inyong pag-iisip ang tatahanan ng mga magliligtas at aalalahanin ninyong ito'y magiging lalong marilag kaysa mailalarawan ng pinakamatalino ninyong pagkukuro. Sa sari-saring kaloob ng Diyos na nalalagay sa katalagahan ay napakalabong sinag lamang ng kanyang kalwalhatian ang kikita natin na susulat.
hindi nakita ng mata at ni narinig ng tahina, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa nangagsisiibig sa Kanya. Ang makata at ang nag-aaral ng mga bagay ng katalagahan ay may maraming sinasabi tungkol sa kalikasan, subalit ang Kristiyano ay siyang nagtatamasang lubos sa kagandahan ng lupa. Palibas ay nakikilala niya ang ginagawa ng kamay ng kanyang ama at kanyang nakikita ang pag-ibig ng Diyos na nasusulat sa bulaklak, sa damo at sa punong kahoy. Sino man na hindi ganap na makakakilala sa kalagahan ng burol at libis, ng ilog at dagat, kung hindi niya titignan ang mga iyon na tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Nagsasalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng likha ng kanyang kalooban at sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang espiritu sa ating puso, sa ating sariling mga kalagayan, sa mga pagbabago nangyayari sa araw-araw sa ating paligid-ligid ay makasusumpun tayo ng mahalagang mga aral kung nakalaan lamang ang ating mga puso upang unawain ang mga ito. Sa pagtalunto ng mga awit sa mga ginawa ng Diyos ay sinabi niya, "Ang lupa ay puno ng kagandahan loob ng Panginoon." Awit 33, talata 5. Kung sino man ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito at kanilang magugunita ang mga kagandahan loob ng Panginoon. Awit 107, talata 43. Ang banal na kasulatan. Nagsasalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nasa atin sa salitang ito ang lalong maliliwanag na hanay ng pagkahayag ng kanyang likas, ang kanyang pakikitungo sa mga tao at ang malaking gawain ng pagtubos. Dito'y naalalahad sa harapan natin ang kasaysayan ng mga patriarka at ng mga propetas at iba pang mga banal na tao ng una. Sila'y may mga pagkataong gaya rin ng atin. Santiago 5, talata 17. Nakikita natin kung paano sila nangakipaglaban sa panglulupaypay na gaya ng sa atin, kung paano sila nangahulog sa mga tukso na gaya rin ng nangyayari sa atin. Ngunit nang pakasiglang muli at nanaig sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa pagtingin sa kanila ay pinasisigla tayo ng ating pagsusumakit na umabot sa katwiran. Pagka pinabasa natin ang mahalagang karanasang sa kanila ipinagkaloob, ang liwanag at pag-ibig at pagpapalang kanilang tinamasa at ang gawain ng kanilang ginawa sa pamamagitan ng biyayang sa kanila ibinigay, ang diwang sa kanila ay napasigla ay nagpapaalab sa atin ng isang apoy ng banal na mapagpapakabuti at isang pagmimithing makatulad nila sa likas, katulad nilang lumakad na kasama ng Diyos. Ang patotoo ni Jesus. Tungkol sa mga kasulatan ng matandang tipan at lalo na ng bagong tipan, ay ganito ang sinabi ni Jesus. Ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Juan 5, talata 39. Ang manunubos na gitna ng ating mga pag-asa sa buhay na walang hanggan. Oo, si Kristo nga ang sinalita ng buong Biblia. Mula sa unang ulat na tungkol sa paglalang sapagkat alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Juan 1, talata 3. Hanggang sa kahuli-hulihang pangako, narito ako'y madaling pumaparito. Apokalipsis 22, talata 12. Ay binabasa natin ang tungkol sa kanyang mga ginawa at narinig natin ang kanyang tinig. Kung ibig ninyong makilala ang tagapagligtas, pag-aralan ninyo ang mga banal na kasulatan. Punayin ninyo ang inyong buong puso ng mga salita ng Diyos, iyan ang tubig ng buhay ng kapapawi na matinding uhaw, iyan ang tinapay ng kabuhayan na buhat sa langit. Sinabi ni Jesus, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At ipinalawanag niya ang ibig niya sabihin sa pananalitang ito. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Juan 6, talata 53 at 63. Binubuo ang ating mga katawan ng ating kinakain at ininom. At kung ano ang totoo sa kabuhayang ukol sa laman, ay siya rin naman totoo sa kabuhayang ukol sa espiritu. Ang ating binubulay-bulay ay siya umaanyo at nagpapalakas sa ating kabuhayan ukol sa espiritu.
ang paksa ng pagtubos. Ang paksang tungkol sa pagtubos ay isang suliraning ninanais na matungayan ng mga anghel. Ito ang pag-aaralan ng tawiti ng mga tinubos sa walang hanggang panahon. Hindi ba ka nararapat na ito isip-isipin at pag-aralan sa panahon ngayon? Ang walang hanggang awa at pag-ibig ni Jesus, ang hirap at sakit na kanyang binata nang gayon sa atin, ay humihingi ng pinakamahigpit at pinakamahalagang pagbubulay-bulay. Dapat nating isipin palagi ang likas ng sinisinta nating manunubos at tagapamagitan. Dapat nating bulay-bulayin ang gawain niya na naparito upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At pagka binubulay-bulay natin ang mga salaysayang makalangit, ay lalong lalakas ang ating pananampalataya at pag-ibig. Lalo at lalong magiging karapat-dapat sa Diyos ang ating mga panalangin, sapagkat higit at higit na mararagdagan ang pananampalataya at pag-ibig. Sila'y magiging matalino at masigasig, magkakaroon ng lalong mapagpatuloy na pagtitiwala kay Jesus at sa araw-araw ay mararanasan ang kanyang kapangyarihan na nagliligtas ng lubusan sa lahat ng nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Pagka binubulay-bulay natin ang mga kaganapan ng tagapagligtas, ay ating nananaisin mabago tayo ng lubusan at mawangi sa larawan ng kanyang kanalisayan, kagugutuman at kauhawan ng kaluluwa ang matulad sa kanya na ating sinasamba. Kung kailan na iniisip ni si Kristo ng higit at higit, ay saka naman lalo at lalong sasalitay natin siya sa mga iba. At kakatawan tayo sa kanya sa sanlibutan. Sa mga taong karaniwan, ang Biblia ay hindi sinulat para sa pantas lamang, kundi ito ay inukol sa mga taong karaniwan. Ang mga dakilang katotohanan ang kinakailangan sa ikaliligtas ay pinakaliwanag na gaya ng katanghaliang tapat. At walang magkakamali ni maliligaw liban sa mga sumusunod sa kanilang sariling haka sa halip na sa malinaw na nahahayag na kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat tanggapin ang patotoo ni naman tungkol sa kung ano ang tinuro ng kasulatan, kundi na rin ang mag-aral ng salita ng Diyos. Kung pababayaan nating iba ang mag-isip para sa atin, ay malulumpong ang ating mga lakas at uurong ating mga kakayahan. Ang dakilang mga kapangyarihan ng pag-iisip ay manghihina ng malaki dahil sa hindi paggamit sa mga salisayang marapat pagtimuan ng pag-iisip. Nanupat mawawala na tuloy ang kanilang kakayahang umunawa sa malalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Lalawak ang pag-iisip pagka ginagamit sa pag-aaral ng tukos sa pagkakaugnay ng mga suliranin ng Biblia na ipinaparis ang talata sa kapwa-talata at mga bagay na ukol sa Espiritu sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Wala na makapagpapalakas na mabuti sa pag-iisip ng tao na sadyang pinanukala na di gaya ng pag-aaral ng kasulatan. Walang ibang aklat na katulad nito na may aking napakalaking kapangyarihan upang padakilain ng mga isipan, palusugin ang mga pagkukuro na gaya ng mararangal at malalawak na katotohanan ng linalaman ng Biblia. Kung ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan gaya ng narapat gawin, ay magkakaroon ng mga tao na malawak na kaalaman, marangal na likas at matibay na adhika na bihirang makita sa panahong ito. Huwag magmadali. Ngunit sa nagmamadaling pagbasa ng banal na kasulatan ay maliit lamang ang pakinabang ng tatamo. Maaring mabasa ng isang tao ang buong Biblia ng tagpusan at gaya pa man ay hindi niya na makita ang kagandahan nito o maunawa kaya ang malalim at natatagong kahulugan. Ang isang talata na pinag-aralan hanggang sa mapag-unawang mabuti ang kahulugan at mapagkilala ang kaugnayan niyaon sa panukala ng pagliligtas ay lalong mahalaga kaysa matuloy na pagbasa ng maraming pangkat na walang tiyak na layunin at walang malinaw na aral na nakuha. Dalhin ninyong lagi ang inyong Biblia. Pagka nagkaroon kayo ng panahon, basahin ninyo ang itanim ninyo sa alaala ang mga talata. Kahit na kayo naglalakad sa mga lansangan, ay maaaring makabasa kayo ng isang talata at mabulay-bulay at sa gayon makikintay ito sa pag-iisip. Hindi tayo matututo kung wala tayo niyang taimtim na pagdidili-dili at pag-aaral na linalaki pa ng panalangin. Ang ilang bahagi ng kasagatan ay napakalinaw na at hindi mapagkakamalian. Ngunit may mga iba namang talata na ang kahulugan ay hindi agad matatarok sa minsang pagbasa sapagkat malalim.
ang isang talata ay kailangang ipari sa ibang talata. Dapat magkaroon ng maingat na pagsasaliksik at pagkukurong may panalangin. At ang ganyang pag-aaral ay gagantihin ng sagana. Kung papaanong natutuklasan ng magmimina ang mga ugat ng malagamina na natatago, ay gayon nakakasumpong ng mga katotohanang napakamahalaga ang matiyagang nagsasaliksik ng salita ng Diyos na nakukubli sa paningin ng di maingat na naghahanap. Ang mga salitang kinasihan, pagka minumuni-muni, ay matutulad sa mga batis na umaagos mula sa bukal ng buhay. Dumalangin bago mag-aral. Ang Biblia kailanman ay hindi narapat na pag-aralan na walang kalakip na panalangin. Bago natin buksan ang mga dahon nito ay dapat muna natin hingin ang pangtanglaw ng banal na Espiritu at ito'y pagkakaloob. Nang lumapit si Natanael kay Jesus ay sinabi ang ganito ng tagapagligtas. Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang gaya, ang wika ni Natanael. Saan mo ako nakikilala? At sumagot si Jesus. Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos ay nakita kita. 1 talata 47 at 48. At makikita rin naman tayo ni Jesus sa mga lihim na dakong panalanginan kung hihingan natin siya ng liwanag upang makilala natin kung alin ang katotohanan. Mga anghel na buhat sa sanlibutan ng kaliwanagan ay siyang sa mga taong nagmamakaamong humingi sa Diyos ng kanyang pamatnubo. Ibinubuni at niluluwalhati ng Banal na Espiritu ang tagapagligtas. Tungkol niya ang iharap si Kristo ang kadaliksayan ng kanyang katwiran at ang dakilang kaligtasan natin sa pamagitan niya. Ani Jesus, kukuha siya sa nasa akin at sa inyo ipahahayag. Juan 16, talata 14. Ang Espiritu ng Katotohanan ang siyang tanging magaling na tagapagturo ng banal na katotohanan. O anong laki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Palibhasa ay binigay niya ang kanyang anak upang umatay dahil sa atin at ibinibigay niya ang kanyang Espiritu upang maging guro at patnugot ng tao.